Ano bang ginawa ko kasalanan sa inyo? Bakit niyo ko pinaparusahan ng ganito? Pagod na pagod na ako. Ayoko na. Maawa niyo na, tama na. Michael? Lisa? Ikaw ba yan? Asan ka? Elisa! Maging matapang ka, Michael. Tibayan mo ang loob mo. Alam kong mahirap dahil wala ako. Nag-iisa ka na lang ngayon. Pero kailangan magpakatatag ka. Alang-alang sa anak natin. At kahit wala ako dyan sa tabi mo, kayanin mo itaguyod at palakihin ng mabuti si Nina. Bumangon ka, Michael. Alam kong mahirap, pero pilitin mo ang sarili mong bumangon ulit. Elisa! Michael? Michael, how are you feeling, Iho? Ano yung asawa ko? Nasaan ako si Elisa? Hindi na po yan na. Oh, araw ng dalaw ngayon! Yung may mga dalaw, lumabas na! Bagay pala sa'yo yung orange, ah. Mabuti naman kasi habang buhay mo na yung isusuot. Ano ba? Araw ng pagbisita ng mga pamilya natin ngayon, dadalhin tayo dun sa visiting area, kaya maganda kang Elisa na. Wala pa din si Elisa dito. Hindi pa rin umuwi ang asawa mo. Pero narinig ko yung boses niya. Oh, she's not here. Kalimutan mo na siya. Hindi na babalik dito yung asawa mo. Alam ko nasasaktan ka at nahihirapan ka. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang laki ng pagkakaiba mo buwat na nanggaling ka sa Palawan. Alam ko na ang lahat. I know the painful truth na may kinakasama ng ibang lalaki si Elisa. Grabe na. I thought Lola Romano's gonna have a heart attack. You are so bad. Actually, okay na yung ginawa ko, eh. Para sira na talaga ang papel ni Elisa sa mga Olivares. Hindi lang sira, kundi sirang-sira na talaga. Buti nga yun, nilabas mo na lahat ng baho niya. Pero tell me, anak, sino ba talaga yung Carlo Arellano na yan? At paano mo siya nakilala? And how did you convince him to do all these bad things to Elisa? Well, si Carlo, dati yung photographer sa unang magazine na pinagtrabahoan ko. Eh ayun, nasira sa kumpanya kasi addict. Kaya si Sante. Actually, from time to time, nangihiram yun sa akin ng pera kasi nga dahil sa bisyo niya. So, sinabihan mo lang siya na sabayan na si Elisa papunta Palawan, is that right? Mm-hmm. Naku man, napakadaling kumbinsihin ni Carlo. Mas lalo nang napakalaki ng offer ko sa kanya. Pero, balita ko, anak ng isang mayaman na pamilya yung Carlo niyan sa Palawan. Isn't that true? Yes, it's true. Kaso nga lang, si Carlo's too ma-pride to ask money from his mom. Ah. I think that's a reason din kaya pinatulan niya yung offer ko. Alam mo, sayang nga lang, pinairan niya yung katangahan. Ay, namatay! Anyway, can we not talk about that? Ang importante, naniwala si Lolo Ramon na nalalaki si Elisa. Siguro naman, hindi na ilalagay sa pedestal yung babae niya. Meron ba namang santa-santitang malandi at iniwan ang asawa para sumama sa ibang lalaki? Are you talking about Elisa? Ay, Hener, huwag ka nang umusisa dito. Hindi mo lang magugustuhan ang mga maririnig mo. Okay, tapatin mo. Ano ang naalalaman mo tungkol kay Elisa? Nanlalaki siya lang. Sumama siya sa ibang lalaki. She ran away.